Hello mga kasaltik, welcome to Madam P TV. So ako po si Madam P, ito po ang ating general love reading para sa mga fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Take what resonates, hindi ito magre-resonate sa lahat. So kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Kung cross-watcher ka, pwedeng maging ikaw ito at hindi si fire sign. So bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil pwede magkapalit-palit ang roles dito depende sa nangyayari sa'yo. By the way, sa mga bago pa lang, comedy tarot reading ang ginagawa natin dito, no? May pagkalokalo kayo reader. So, pwedeng ayaw mo ng ganito, no? Gusto mo matino at maayos na reading, meron tayong isa pang channel, Unicorn Princess Tarot. Ayan, dyan mo na lang ako i-check. Or, if you're dealing with the Virgo, Virgo Philippines. At yung pinakabago natin, Dapit Hapon TV, ayan, dyan sa description box, dyan nyo na lang ako i-check, okay? So, anyway, may naamoy kasi akong something, parang menthol. So, yung iba sa inyo pwedeng may panghaplas ba na ginamit, or basta nakaamoy ako ng menthol. So, kung ikaw ito, this could be your message, okay? So, start na natin. Or, hindi ako familiar sa amoy, pero pwedeng yung pang ano sa lamok. Citronella ba tawag doon? Basta yung pang kontra sa lamok. Yan. Yun yung naamoy ko eh. Okay. So, start na natin ang reading. Pinaka main energy mo is the Queen of Swords. Gemini, Libra, Aquarius, tapos Girl Talk is here. So, pwedeng may mga pinuputol ka ngayon. Ano ba yan? Ay, magpakuha. So, may mga pinuputol ka ngayon, inaalis, okay? Pwedeng connection, komunikasyon, yan. And, pwedeng you're very confident. May mga inaaral ka rin eh. Ano ba? Ano bang inaaral mo? Jiu-jitsu, karate, boxing, di ba? Mapanakit itong pag-aaral na ito. Hindi, kasi maybe you're just having fun. Alam mo yon, pagdating sa buhay mo ngayon, sa sitwasyon mo ngayon, alam mo yon, kung saan ka maging masaya, putulin mo na, pinuputol mo na itong hindi nagpapasaya para sa'yo, okay? Yung iba sa inyo, pwedeng may mga tinanggal ka sa iyong social media or mga hindi pinapansin na tao. Yan. Celebrity. Ano ba yan? Popular. May mga iniiwasan. Ang taray. So, ayan na ha. Kasi nga, you're thinking positivity. Okay? And also, I feel like a lot of confidence dito sa side mo. So, pwedeng maaaring sa kung ano man yung ginagawa mo ngayon, na ipapakita mo yung kagalingan mo dyan, yung confidence mo dyan. Oh, diba? Yung iba sa inyo, ang gagaling magluto. Kasi yung iba, pwedeng talent ito eh. Talent. At unti-unti itong nagkakaroon ng pagka-shine or parang unti-unting gumagaling or unti-unting na ipapakita sa iba. Yan. So, main energy ng person mo. O, kina-cut off mo yung person mo. Ito namang person mo. With a Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy. Okay. I feel like yung person mo, nagkakaroon siya ng being adventurous. Alam mo yun? So, pwedeng kina-cut off mo siya. So, itong person na ito, nakaisip. Nagkaroon siya ng pag-iisip. Teka lang! Hindi ako pwedeng lugi ako dito. Bakit kina-cut off ako nitong person na ito? Kailangan ko ring i-focus ang sitwasyon dito sa sarili ko. Diba? With the healthy choices, self-love, self-care. Gusto kong maging masaya. Gusto ko na maging yung gigising ako sa umaga, nakangiti ako. Kasi maaaring nung yung sa connection ninyong dalawa, gigising siya ng umaga na nakabisungkot yung mukha niya. O, diba? Ano ba yan? Ayan na, so maaaring kina-cut off mo itong person na ito dahil tinatry mong kontrolin. And itong person mo naman, parang okay lang naman siya doon sa ginagawa mo. Parang, oh sige, kina-cut off mo ko. Di cut off mo ko, kaka-cut off din kita para quits. Yan. And
parang may naramdaman ako dito yung iba galing sa iyak, no? Ano ba talaga? Anong iniyakan mo? Yan. So, we do have here engagement. Pay attention to the red flags. It is safe for you to love. O, yung iba sa inyo may mga kailangan kang i-open sa sarili mo. Lahat, 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 lahat. Diba? Kasi pwedeng iniiwasan mo o iniilagan mo itong person na ito. May virus ba siya? O, diba? Wag naman. Wag naman. Pero maaaring, with the engagement, I feel like unti-unti na kasing nagmamature ito, itong connection na ito. And, hindi maganda ito. Bakit hindi maganda? Hindi, kasi with the engagement, yung iba dito, pwedeng kung may relationship na involved dito, ha? Pwedeng may relasyon. Unti-unting lumalalim. Eh well, kaya hindi maganda kasi pwedeng hindi relasyon ninyong dalawa. Relasyon ng isa pa. Oy! Yan ang maganda dyan. May isa pang involved sa sitwasyon. Pwedeng sa side mo, pwedeng sa side niya. And unti-unti itong lumalalim. And with the pay attention to the red flags, the sign are cautioning you. O yung iba dito hindi aware. Hindi mo alam yon. Eh, may mga sign na ipinapakita sa'yo. Could be sa dreams mo, no? Pwedeng angel numbers sinasabi sa'yo. Alam mo, hindi naman na... Kasi yung angel numbers, may mga... Hindi naman porke angel numbers na pinakita sa'yo. Synchronized number, ka-twin flame or ka-soulmate mo na itong kakonect mo. Pwedeng ipinapakita sa'yo yan kasi may mensahe sa'yo yan. Yung iba, yung message ay for you to move on or mag-focus ka sa sarili mo. Yan, wag puro tayo love life. Kasi yung iba dito, may nalalasahan akong toyo. Yung iba sa inyo, pwedeng may kinakain kang toyo or nagsasawsaw ka ng toyo or malakas lang talaga ang toyo mo, o diba? Lalo na narinig mo tong reading na ito, bigla kang tinoyo. Hala! May kakonek siyang iba. At nagkakaroon ng paglalim ng koneksyon. O, diba? May mga masasamaan loob na hurt dun sa sinabi ko na yon. Well, alam mo naman yon. Kasi pwedeng paulit-ulit naman na itong ginagawa ng person mo. Or paulit-ulit. Ganyan na talaga siya. Hindi mo na may alis sa kanya yan. And nandidiscover mo sa kanya yon. O, diba? And with the unrequited love, there's not enough attraction to or chemistry to keep this relationship going. So, para sa'yo, teka lang, hindi na nag-work itong connection namin. Kailangan ko na talagang putulin ito. So, may pagputol sa side mo, may pagputol din sa kanya. Okay? And, punta tayo sa kung ano yung mga nasa isip nyo, ba't ang lalakas ng saltik nyo. Okay? Ang lalakas ng saltik nyo ngayon. And, with the Two of Pentacles, Eight of Pentacles, itong person, pero with juggling, oh, with the Two of Pentacles, pwedeng ito na. Kasi pwedeng may relasyon, or yung iba, pwede may karelasyon mo pa itong person na ito, or may connection pa kayo. Pero, hindi niya alam kung ano, si maalin. Parang mini-mini-mini mo ang nangyayari sa person mo. Mini-mini-mini mo. Sino sa dalawang ito? Ito ba o ito? Ito. Babalik sa toyo. O, diba? Parang tanga lang. Yun. With the Eight of Pentacles, this is your person na sa isip niya. Alam mo yung... teka lang, nagja-juggle siya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, kung anong gagawin niyang action. So, pera-pera muna tayo. Pera muna bago love life. Yun yun. So, this is your person learning, or pwede may mga inaaral siya, may new beginning na nangyayari sa kanya, or nag-focus siya sa pagbuo ng something like hard work, or you might be dealing with someone na focus muna sa pera kasi na-hocus-pocus mo siya, o diba? Tama na yung pang-hocus-pocus mo sa akin. Dito na muna ako sa pera, o diba? Tapos ang sa thoughts naman, nang sa side mo, meron ka mga pinipigilan dito. With the Ten of Wands, maaaring meron ka mga binibitawan. Okay? Kasi napagod ka na eh.
na pressure ka na. So sa isip-isip mo, yung iba gusto palang bitawan o iniisip mo pigilan, etc., etc. May mga ganyan. Ayan, maybe yung iba sa inyo nakakaranas na ng stress. Eh, syempre, ayaw mo naman lumaki na lumaki yung eye bags mo na umabot hanggang baba. Ang taray nung eye bags hanggang baba, di ba? Eh, maaaring ikaw ito na nagle-let go ka or iniisip mong i-let go na lang kaysa pilitin mong i-hold on yung bagay na hindi naman na talaga kaya pang i-hold on or masyado na mabigat. And with the Ten of Pentacles, so parang some kind of completion ito. Sa totoo lang, parang wala ka ng pakialam dito. Iniisip mo na wala ka ng pakialam dito sa person mo na ito. Gusto mo maging masaya na lang. And ganun din naman siya. Parang, eh, teka lang. Yun yung mutual energy nyo, oh. Ten of Pentacles. Like, iniisip niya, ayoko muna pakialaman nito. Ang lakas ng toyo nito. And nagja-juggle itong person mo. Ito, yung, by the way, yung third party na sinabi ko kanina, or pwedeng may another person na involved sa situation. Pwedeng hindi yun, ha. Pwedeng wala rin. Alam mo yon. Pwedeng wala din para dun sa iba. Pwedeng nafo-focus lang talaga siya sa sarili niya. And nag-juggle siya kung ikaw ba or yung work niya. Or, teka lang, iisipin ko ba tong taong to? Ay, wag na lang, magtrabaho na lang ako. Parang ganun. Wag muna sa ngayon. Parang ganun. Kasi nga, alalakas ng saltik nyo. Para kayong, nung nagkaroon ng pagbilog ng buwan, isa kayo sa umawu. Ano yun? Parang isa sa umawu. Anong umawu? Oh, kayo yung isa sa nakikiawu! Ganon. Ghosting ang nangyayari ba dito? Yung iba ghosting, te. Pwedeng ginosting mo tong person mo, ginosting ka niya. O ganyan, pareho kayo nagmultuhan sa isa't isa. O. Hindi para sa lahat yun. Tawang-tawa ako dun sa nag-awo. Yan. Punta naman tayo sa emosyon ng person na ito. We do have your Knight of Pentacles and the Fool in reverse. Taurus, Virgo, Capricorn, Major Arcana, the Fool. O, yung emosyon niya. Medyo ano siya eh. Padalos-dalos siya ng desisyon. And with the Knight of Pentacles, maaaring yung emotions niya is like more about money, pera muna talaga, stability muna, hindi muna love life. Alam mo yun? Parang iniisip niya siguro naging tanga siya. Eh, wag niya nang isipin, true na yun. Ako na mag-clarify, ako na magsabi, oo, naging tanga ka. O, oh, diba? Sabihin ko na sa kanya, kung nakikinig yung person mo. Ano ba yan? Yan. O, oh, actually, may pagmamahala naman dito with the Two of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy. Ito, pag, ano ito, mutual energy ninyo. So, pwedeng may pagmamahalan pa rin. O yung iba naman, pwedeng nagkaroon ng competition, ganyan. And, kaya lang kasi ikaw, ayaw mo nang gumising sa katotohanan eh. Parang ayaw mong gamitin ngayon yung spiritual knowledge mo, yung connection nyo. Yung iba sa inyo, pwedeng soulmate connection ito eh. Parang may kumakain ng gulaman. O, oh, hindi para sa lahat yun. Jelly ace, gulaman, whatsoever. Yan. Basta malambot. Yan. And with the High Priestess in reverse, this is you na parang nene-neglect mo na yung connection ninyo dalawa, lalo na kung soulmate connection ito. Parang, teka lang, hindi na mag-work eh. Tsaka parang hindi mo na rin siya nararamdaman kasi nga, although nandiyan yung pagmamahal, eh kung wala naman nararamdaman sa isa't isa o hindi na nagpaparamdam, may disconnection, may awo, o eh bakit para saan pa? Diba? This is like an energy of withdrawal. Hindi lang sa bangko nagkakaroon ng withdrawal at hindi lang sa jugjugan. Pwedeng sa connection ninyong dalawa, pwedeng nagkakaroon ng withdrawal or hindi pagpasok ng connection, paglabas, ganyan. Paglabas sa connection. Ito rin person may parang tanga. Hindi makapag-risk-risk eh. O punta tayo dito sa action. We do have your Six of Wands, Queen of Pentacles, Aries, Leo, Sag, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay, ito na yung nakikita nating action in the near future. Iba sa inyo, pwedeng mag-travel. Nakakakita tayo ng travel dito. Hoy! Travel, maganda yan, no? Kasi yung iba travel, may kinalaman sa work, accomplishment ng trabaho, ganyan, and something na gustong gusto mo. Eh, sa totoo lang,
with the Nine of Swords, nakakakita tayo dito ng stress. Maaaring maramdaman mo or sa in the near future, parang makaramdam ka na parang wala naman na chance. Diba? And with the Queen of Cups, dalawang queen yun nandito eh. Nagpapataas ang kayo ng ego dito. And pwedeng i-focus mo na sa sarili mo kung saan ka stuck ngayon. Pwedeng stuck ka sa sitwasyon, eh, hindi ka makaalis. Eh, andun pa rin. Andun pa rin. Or hindi ka makaalis or hindi ka makagawa ng paraan papunta dito sa person mo. Parang tukmol. Ayan. Alam bakit tukmol? Hindi rin siya makaalis-alis. I mean, tukmol, parang ano yun eh. Tubol na bumukol. Yan. Parang ganon. Alam mo yung tubol? Alam ba yun? Sa mga hindi mo nakakaalam, that is popo. That is, pinagaganda ko yung term. Yeah. Akala mo utot, yun pala, jerbox na. Ayan. At bumukol na siya. Yun yung person mo. Like, hindi niya mai-out-out yung sarili niya sa isang sitwasyon. Ngayon, mukha siyang tukmol. Hindi niya mailabas ang sarili niya sa sitwasyon. Ngayon, with the Queen of Pentacles, this is your person. Ang future na nakikita natin dito, actually, yung person mo pwedeng mag-focus. Eh, focus na nga siya sa pera niya ngayon. In the near future, ganun pa rin. Focus pa rin siya sa finances niya. Although, gusto niya ng victory, success, ganyan. And, pwedeng mag... Some kind of good news na gusto niyang ihatid sa'yo. Kaya lang, nadidepende pa rin sa'yo eh. And we do have your Queen of Cups. Pwede maghatid siya sa'yo ng good news. Kung may conversation na kayo ah. Yung iba kasi wala eh. Pwede maghatid siya sa'yo ng good news in the near future. And sa'yo naman, wala lang yung news na yun. Parang yung news lang, parang tanga lang. Oy, alam mo ba? Ano yun? Malapit na yung birthday nung kumari ko eh. O, ano naman? Ano maganda iregalo sa kanya? Diba? Ang sarap balibagin itong person mo. Walang kakwenta-kwentang good news. Ito para sa'yo. So, pwede may ma-receive kang good news para dito sa person mo, pero para sa'yo, hindi. Pwedeng message lang na parang tanga lang. Ganun lang. So, may mensahe tayong nakikita dito in the near future na gagawin or ibibigay or ipapakita nitong person na ito, pero parang tanga lang. And, yeah, mutual energy here with the Queen of Cups. Actually, ano ito eh. Pinaka-action na gagawin nyo is like, maging pasensyoso pa rin sa connection na ito. Parang habaan lang ang pasensya. Kasi, yung person mo parang tukmol, isa ka pa eh. Although may nakikita tayo dito kasi mga challenges sa side mo, pwedeng yung iba sa inyo may mga stress kang pagdaanan pa. Okay, wag naman sana, pero meron dito may mga sakit na pagdadaanan. Eh, ingat na lang, no? So, that's it for now. Thank you for watching. Sana naka-resonate kayo. Please do like and subscribe to our channel. Madam PTV, Unicorn Princess Tarot, and Virgo Philippines. If you're dealing with the Virgo, I love you all guys again and bye-bye.